Huwag kang mapanghusga dahil iba-iba tayo ng layunin sa buhay, iba-iba tayo ng experience sa buhay, iba-iba tayo ng karanasan sa buhay, iba-iba tayo ng paniniwala. So, huwag kang mapanghusga. Kasi marami dyan mga tao, hindi ko nila lahat, pero talagang pag nakita nila the way how she dress, the way how he dress din, pag lalaki talagang, pag may tattoo, makahusga, ay addict. Pag may si ang damit, makahusga, ay, malandiuda ito. So, hindi yun sukatan kung paano siya manamit, hindi yun sukatan kung may tattoo man ang isang tao, hindi yun sukatan kung ano ang trabaho niya, hindi yun sukatan kung how the way he took, kasi nga, naranasan ko rin po ang parang nabash or nahusgahan dahil sa salita ko na sabi nila, hindi ako nang hihinakit. Mga kalab, welcome back to my YouTube channel. So today ang ating pag-uusapan tungkol sa ito ay talagang nai-inspire din akong gumawa ng mga matalinghagang salita. Hindi naman bali, kumbaga, na-inspire ka sa isang tao, dapat yung sarili mo ma-inspire ka din sa in the way na sa sarili mong pamamaraan. So that's all for today ang ating topic mga kalab, but bago natin umpisahan, please subscribe my channel mga ka-OFW. Hayan, Jung Blansa, subscribe! Ang pag-uusapan natin mga kalab regarding sa huwag kang mapanghusga sa mga taong nasasalamuha mo. Kasi minsan, real talk tayo mga kalab. Shout out sa lahat ng mga katulad kong OFW. Hindi po na sukatan yung hitsura ng tao. Hindi po sukatan kung paano manamit ng isang tao. Hindi po sukatan kung paano siya magsalita. Kung paano dawi siya makipag-usap sa'yo. Kung paano siya makikisama sa'yo. Kasi hindi mo napagdaanan ang napagdaanan niya. Hindi mo na-experience ang na-experience niya. Tayo may iba-ibang plano sa buhay. Tayo may iba-ibang linya. Hindi tayo magkakapahiras. Kaya huwag kang mapanghusga sa mga taong nasa paligid mo. Hindi porket ganito siya mag-react, hindi pwede na ganito. Hindi porket suot niya masyadong nahinakit sa mga taong mapanghusga, kasi doon mo makukuha yung tapang, doon mo makukuha yung hamon sa buhay na lumaban. Kasi one of the viewers nag-comment sa akin na bakit ka nagtatagalog, Bisaya ka naman, Bisaya, ganun. Parang ginajudge niya how the way I talk. Lumaki ako sa Cebu, lumaki ako sa Mindanao, natural, madadala ko yung dialect na Bisaya, which is, Bisaya ka naman, ba't ka magtatagalog, hindi ka bagay mag-vlog, which is, hindi ka bagay magsasalita, kasi nga, Bisaya daw ako. So, which is too sad, pero hindi nila alam, habang tumatagal, nagmumold ako, habang tumatagal, tumatapang ako, kumbaga, nagka-confident ako dahil sa mga sinasabi nila. So, huwag kayong mapanghusga sa paligid mo. Kung ano man siya, kung sino man siya, as long as mapanghusga sa mga taong kaharap mo. Huwag kang mapanghusga sa mga taong nasasalamuha mo. Hindi mo pa alam yung taong yun. Hindi tayo parehos. Hindi tayo magkapairas ng hamon ng buhay. Maaaring na-judge mo kaagad siya dahil sa kanyang personality. Ang iba din, dahil maganda, akala nila ganun na, mabait na. Dahil maganda, akala nila may potential na, naniwala sila. Yun, hindi nila alam, talagang napapawaw sila dahil mali ang pagtitiwala nila. Pero hindi yan sukatan, anumang hitsura ng tao, hindi yan sukatan. Real talk tayo, di ba? Pag maganda, talagang alam mo na kung ano yun, di ba? So, huwag kang mapanghusga sa mga taong napaligid mo, alalahanin mo, hindi mo kontrolado ang buhay natin. Minsan nasa taas tayo, minsan nasa baba tayo. So, para respeto lang din sa mapanghusga, hindi ganun yung trabaho niya, hindi ganun lang yung trabaho niya, at hindi ihusgaan mo, akala mo talagang kilala mo yung tao. Huwag ganun, kasi hindi mo hawak yung buhay mo, takbo ng hamon ng buhay, at naniniwala ako na hindi
talaga maganda yung manghusga kaagad ka dahil sa physical na anyo. Kilalanin mo muna yung taong nasa salamuha mo bago mo husgaan. At the end of the day, ikaw lang din sa sarili mo makakatulong kung bakit mo nagagawa ang mapanghusga sa lipunan. Hindi mo alam ang takbo ng buhay. Kaya sabihin ko sa inyo, yung mga taong hindi ko nila lahat, pero mayroon talagang taong mapanghusga sa lipunan, mapanghusga sa nakikita, mapanghusga kung ano yung physical na nakikita. Please lang, mas magandang kilalanin mo muna yung tao. Tingnan mo muna kung talaga bang yung iniisip mo. Hello mga kala, mga ka-OFW, lesson for today. Huwag po tayo basta na lang humusga sa ating sa ayon sa ating nakikita. So, tayong lahat ay may kanya-kanyang hamon ng buhay, hamon sa buhay. So, that's all for today mga kala. Lagi kong sinasabi na tayo mga OFW, talagang lumalaban tayo sa hirap at saya. Nandyan yung essence of love natin dahil iniisip natin ang kapakanan ng ating pamilya sa Pinas. Kaya sa katulad ko isang OFW, talagang ingatan natin yung sarili natin kasi yun lang yung kayamanan natin dito sa bansang pinagtatrabahoan natin. Magiging aware tayo sa panahon ng epidemya. Always wear mask kung lumabas ka at maghugas ng kamay para hindi kumbaga madadagdagan pa yung iniisip ng ating pamilya sa Pilipinas. So, laban lang, go lang, alam ko sa gitna ng dilim, sa dulo may liwanag na paparating. So mga ka-love, be hope, be love, be kind to others, spread love. Mga ka-love, thank you for watching. Thank you mga ka-OFW ko. Sa mga hindi pa nakasubscribe, hayun mga ka-OFW, Jong Blanza, isubscribe na yan. Subscribe! Thank you!